Pinatigas ng ganit at pagiging sakim mo ang kanyang puso. Kaya ikaw lamang ang makakagawa ng paraan para lumambot ito. Ano bang kailangan mo? Gusto ko sana mag-aral. Makakuha ng magandang trabaho. Tinulong ako ni Don Francisco. At ipapapatay na niya ako nang laban ako at nakatakas ako. Kailangan bantayin siyang mabuti. Kailangan hindi niya maisakatuparin yung pag-iiganti niya. Nandito ako para makipag-ayos sa'yo. Huwag kang magsayang oras. Kahit sa kahuling-huling hininga ako, hindi ako makikipag-ayos sa'yo. Alam kong hindi ganyan katigas ang puso mo. Mabait kang bata. At sa puso mo, mayroong lugar para mapatawad mo ko sa lahat ng nagawa ko sa'yo. Isa-isahin natin ang lahat ng ginawa mo sa akin. Nung bata ako, sanggol. Ipinainom mo sa akin ang wali na abukak. At yan ang ikinamatay ko. Pinatapon mo ako. At ipinalibing. Pero nang nalaman mong buhay pa ako, hindi ka nagsayang ng oras mo para patayin ako. Nang magkaroon ka ng pagkakataon, pinalabas mo sa lahat ng tao na ako ang nagnakaw ng korona ng berhen. Pinakalagkad mo ako sa kabayo. Tinapon mo ako sa bangin. At iniwan para siguradong patay. At ngayon, nandito ka para humingi ng tawad sa akin? Sinong baliw ang tutubuan ng puso para patawarin ka sa lahat ng ginawa mo sa akin? Ha? Itay? Anong kailangan kong gawin para mapatawad mo ko? Puntahan mo ang hari at reyna. Kunin mo ang wali na abukak sa kanila. Dali mo sa akin. At ikaw mismo ang magpainom sa akin ng kahuli-huling patak ng wali na abukak. Kaya mo. Alam ko naman lahat kaya mong gawin para sa wali na abukan. Kaya, iyon na. Tigilan mo lang kami ng nanay ko. Ipakilala sa inyo si Pablo, ang bunso kong kapatid. Kamusta po kayo? Good morning, sir. Simula ngayon, dito na siya magtatrabaho. Gusto kong turuan niyo siya ng mga dapat niyang matutunan. Pagkatapos ng training niya, siya na ang magiging bagong manager ng kumpanyang ito. Ho? Sabi mo, gusto mo maging kapakipakinabang. Baka hindi ko kayanin, ate. Pablo, kakayanin mo. Pag-aaralin kita sa pinakamahusay na business school. Sige po. Kahit anong kakayanin ko. Basta para kay Imang. Salamat. Anghel! Basta ka na, Sinta. Ano nangyari sa'yo? Halika nga dito. Ano si papatay ako ni Don Francisco? Eh, nakakulong na si Don Francisco, di ba? Alam ko.
nawawala yung kapatid ko. Oras na malaman ko may ginawa siyang masama sa kapatid ko. Papatayin ko siya. Kumusta ka na? Malita ko na opera na si Antonio. Kinasal na ba kayo? Bakit may problema ba? Si Lucia eh. Nag-aagaw niya sa akin ulit si Antonio. Tapos, makaramdam ko, mahal pa rin ni Antonio si Lucia. Hindi ko kaya mawala si Antonio sa akin. Mamamatay ako. Ayoko na kitang umiiyak ka. Huwag kang mag-alala, Sinta. Hindi ako papayag na masaktan ka. Nandito lang ako. Tutulungan kita. Ano yun, mahal naming apo? Meron ako gusto ipakiusap sa inyo. Ano yun, apo? Ibigay niyo na ho sa tatay ko ang wali na abukak. Bakit nais mong bigay sa kanya ang wali na abukak? Para tigilan niyo na kami ng nanay ko. Hindi maaari, Imang. Hindi namin maaaring ibigay kay abukak ang wali na abukak. Bakit? Dahil mawawalan ng saysay ang lahat. Ano po ba ang saysay ng wali na abukak kung hindi naman totoo ang pinapakita sa amin pagbabago ng tatay ko? Sukdo lang ang kanya kasamaan at hindi na ho magbabago yun. Hindi lang si abuk ang may dapat na matutunan, kundi ikaw rin. Bakit ho ako? Hindi naman ho ako masama. Ito'y isang pagsubok sa'yo. Bakit ko ho kailangan ng pagsubok? Dahil masyado ng sugatan ang iyong puso, Imang. At kailangan ng mapagaling ito. At ang tanging makakapagpagaling lamang nito ay ang taong nagdulot sa'yo nito. Ginawa ko na ang lahat para patawarin ako ng anak natin. Pero nagmamatigas siya. Wala na akong magagawa dun. Ano ang gagawin ko? Wala na sa akin ang problema. Ikaw ang nagbigay ng dahilan para kamuhian ka ng anak mo eh. Kaya nga ako humihingi ng tawad. Kaso ayaw niya. Eh kung naiinip ka, edi tumigil ka na. Siguro nga kailangan ko nang tanggapin na hindi na kami magkakasundo pa. Eh kung ganun, wala na rin tayong pag-asa magkaayos. Lourdes naman. Iba naman yun sa atin eh. Hindi, Martin. Anak natin si Imang. Kung wala kayong pag-asa magkaayos ni Imang, wala rin dahilan para magkaayos tayong dalawa dahil siya lang ang nag-uugnay sa ating dalawa. Thank you.
Okay, kailan dito si Sister Clara? Kaya mo madamay. Angel naman eh. Naka-disguise ako. Paano mo pa ako nakilala? Sa pula mo ribbon. Pulang ribbon? Ay, oo nga, nakakainis. Angel, utang na loob mo na ituloy yung masamang balak mo. Kasalanan yan sa Diyos! Makinig ka naman! Demonyo ang taong to! Papatayin ko na to. Angel, utang na loob. Sige, kapag tinuloy mo yan, kapag pinatay mo siya, wala ka nang pinagkaiba sa kanya. Hindi na Angel ang pangalan mo. Demonyo ka na rin! Huwag na kayo makikailam. Wala na makakapigil sa akin. Tutuluyan ko na to. Ah, ganun. O sige, tutuluyan ko na rin. Pakde, torta! Oh, asan? Ay, hindi pumuputok. Ay, kahit anong gawin mo dito, hindi ito puputok. Pwede mong palupaluin, pero hindi puputok. Halika na, pumunta lang tayo sa kitchen, paluto natin. Kumain tayo at mag-usap, ha, kaibigan? Halika na. Halika na, Anghel. Ito naman ang init-init ng ulo. Huwag gayahin na nakadimono yan eh. Oh? Kayo po pala ang lolo at lola ni Imang. Kamusta po kayo? Ano bang may paglilingkod namin sa inyo? Alam namin kayo, mga kaibigan ni Imang. Of course! Bata pa si Imang, kami ng mga friends niya. Kaya nga't nagpasya kaming kayo ang kausapin. Bakit po? May ipagagawa po ba kayo sa amin? Mayroon. Nais sana naming tulungan niyo si Imang na unawain ang kahalagahan ng wali na abukak. Ano po ba ang aral ng wali na abukak? Mahiwaga ang wali na abukak. Makakapagpabago ito ng buhay ni Abuk at ni Imang. Kaya't kinakailangan may magandang aral na matutunan ng bawat isa sa kanila. Si Abuk, kailangan niyang matutong magmahal sa anak. At si Imang, kailangang matutong magpatawad sa ama. Parang mahirap po ang gusto niyong mangyari. Alam namin mahirap, ngunit hindi ito imposible. Hindi namin kaya si Martin. Kami nang bahala kay Abuk. Pero sana matulungan niyo kami sa aming apo. Gagawin po namin ang lahat para makatulong. Salamat. Salamat. Imang, anong ginagawa mo dito? Saan ka galing? Sa kampanaryo po. Ha? Eh kanina pa tapos ang misa. Eh kasi po, naninigurado lang ako na wala na yung tatay ko kapag kababa ako. Ano? Pumunta dito ang tatay mo? Anong ginawa sa'yo? Sinaktan ka ba? Sinakal ka? Ano? Ano sabihin mo? Humingi po siya ng tawad. Os. Oh, humingi naman pala ng tawad eh. Anong problema mo? Malaki. Talini naman ho, totoo ang paghingi niya ng tawad sa amin. Ang gusto niya lang ay makuha ang wali na abukak. Ay, alam mo, totoo ka dyan. Pagdating sa wali na abukak, yan tatay mo, hindi ka titigilan. Kaya nga ho, naisip ko, mas mabuti pa siguro lumayo na kami ng nanay ko. Umalis? Saan kayo pupunta? Mag-a-abroad kayo? Hindi ko alam eh. Bahala na kung saan na kami mapadpad ng nanay ko. Basta malayo sa tatay ko. Kahit anong gawin mo sa mukha mo, wala nang pag-asa yan. Hi, sweetheart. Hi. Ana, kumain ka na ba? Oo, tapos na. Sigurado ka? Yung nagugutom ka, huwag ka mapapagutom. Hindi naman. Ito pa nga yung chocolate na binigay mo eh. Gusto mo bigyan kita ulit? Huwag na, baka tumaba na ako. Ano nga ngayon kung tumaba ka? At least marami akong nangyayaw sa'yo. Ay, ako nang bola ba? Sige na, bumalik ka na sa trabaho mo. Baka mabal. Oo, alisin ko mamaya. Saan ka nang galing, Angel? Hinanap ko po kapatid ko. Nahanap mo ba? Hindi po. Paano mo mahanap ang kapatid mo kung si Don Francisco ang pinuntahan mo? Paano niyo po nalaman? Alam kong sa laki ng galit mo kay Don Francisco, eh gagawin mo to. Patawarin niyo po ako, Father. Angel, wala kang kasalanan sa akin, kundi may kasalanan ka sa Diyos.
sakabaling pumunta ako sa impyerno. Total, impyerno rin namang maituturing ang pinagdaanan ko kay Don Francisco. Kaya kung di ko man siya natuluyan ngayon, sa susunod, sisiguraduhin ko hindi na siya makakaligtas. Pamamagitan ng aking Agnes Angel Powers, nailigtas ko si Don Francisco sa kapahamakan at napigilan ko si Angel sa kanyang mga binabalak na masama. Congratulations! Thank you, Angel! Ikaw, Sister Marcelina, ano? Kamusta? Successful din! Wow. Oo, talagang tahimik naman ang mansion ngayon kahit madalas nandoon si Martin. Uy, ano namang ginagawa ng Martin? Naku, puspusan ang panliligaw kay Lourdes. Siya nga? Kung hindi ko nga lang kilala eh. Baka patay ko kinilig sa panliligaw. Talaga? Sister, ha? Uy, teka muna. Buti pa kayo. Successful yung mga mission ninyo. Ako talagang ganun eh. Hindi. Bakit? Ay. Eh, paano mga sister si Imang? Parang sobrang matigas na yung puso niya. Nakakatakot. Bakit? Bakit? Basta masasamang salita yung mga binitawan niya. Eh kahit masabihin natin nuknukan pa ng kasamaan si Martin, eh itong si Imang lumilevel yung kamalditahan at saka kasamaan ni Martin. Ay, Diyos ko! Nakakabahala yan. Sister, anong gagawin natin tungkol dyan? Siguro, kailangan na natin kumonsulta kay Grandmama. Si Grandmama? Oo, tama. Sama ako ah. Di pwede tayo maging Grandmama's Angels? Ate, busy ka ba? Hindi naman. May gumagawa lang ako ng listahan ng mga kailangan kong gawin. Gawin para saan? Kung sakaling matuloy kami sa pagpunta ng Amerika. Alis ka, ate? Lourdes, pinag-isipan ko ang payo mo. Tama ka. Hindi ko kayang may nasasaktan habang ako ay nagsasaya. Naisip ko na mas makakabuti kung umalis na lang kami dito ni Veronica. Sinusuko mo na si Antonio. Masakit man sa akin. Ano bang sadya mo? Ate si Martin eh. Lumalapit na naman siya sa akin. Nangihingi siya ng tawad. Nanliligaw. Gusto raw niya makipagbalikan eh. Anong reaksyon mo? Ewan ko, naguguluhan ang isip ko eh. Pinipilit kong maging matapang, alang-alang sa anak ko. Ay ngayon, nariyan na naman si Martin. Nahuhulog na naman ang loob ko sa kanya, ate. Natatakot ako. Anong kinatatakutan mo, Lourdes? Eh, paano kung patibong na naman lahat ng ito? Paano kung hindi naman totoo yung pagmamahal na sinasabi niya? Sana naman ako pupulutin kapag binasura na naman niya ako. Alam mo, Lord Diaz, ikaw lang ang makakapagsabi kung totoo o hindi ang nararamdaman ni Martin para sa'yo. May payo lang ako sa'yo, kapatid ko. Huwag mong ibigay ang buong puso mo sa kanya. Magtira ka ng para sa'yo. Para sa anak mo. Ibasura ka man niya, alam mong may natitira pang pwedeng pagsimulang buuin. Para sa sarili mo. Para kay Ima. So, Tony. O, Pabs. Dala ko paborito mo. O, kaya. Saan ka ba galing? Sa trabaho po. Sa restaurant? Ay, hindi po. Sa opisina. Binigay lang ang trabaho ni Ate Lucie. Ano naman trabaho ang binigay sa'yo ng ate mo? Sabi niya, magiging manager po ako. Manager? Opo. Eh, di ba hindi ka nakapagtapos ng high school? Eh, siya naro bahala sa pag-aaral ko eh. Sabi niya, lahat ng gastos sagot niya, Chutoni. Natutuwa naman ako para sa'yo. Tama ka pala, Chutoni. Ang bait niya, Ate Lucie. Tsaka nararamdaman ko na talagang gusto niya ako tulungan. Tsaka maging maayos kinabukasan ko. Pablo, huwag ka maniniwala ka agad.
Malay mo yung tulong na binibigay niya sa'yo, hindi talaga tulong yung para sa'yo. Baka mamaya ginagawa niya lang yun para mapalapit sa Chotoni mo. Sinta, ano ka ba? Eh, totoo naman, di ba? Lahat gagawin niya para lang makuha ka niya ulit. Sisters, tinatawag niyo po ako? Oo, Lourdes. Nababahala kami kay Imang. Bakit po? Ano po nangyari kay Imang? Tumitigas ang kanyang puso. At dahil dito, nagbabagong lahat ng prinsipyo at pag-uugali niya. Nabanggit nga po sa akin ni Martin ang tungkol dyan eh. Ayokong kainin siya ng labis na galit sa kanyang ama. Eh ano pong gagawin ko? Tulungan mo siyang gamutin at pagalingin ang kanyang sugat ng puso. Paano ko po gagawin yun? Bawiin mo ang panahon na hindi kayo magkasama. Sabay niyong balikan ang masasakit na alaala. Sa pagkakataong ito, matutulungan mo siya, magagabayan mo at mapoproteksyonan sa lahat ng hirap at sakit na dinanas niya. Sige po, gagawin ko po yan. Namimiss ko na kasing marinig yung tunog ng kampana eh. Alam mo noon, sa tuwing naririnig kong tumutunog ito, may kung anong kumukurot sa puso ko. At meron akong pakiramdam na payapa. Kasi naman pala, ikaw ang kampanere. Alam niyo, Nay, dito po ako lumaki. At tulad din ninyo, dito din ho ako nagkakaroon ng katahimikan. Nagkaroon ako ng mga kaibigan. Ang mga kampana. Kahit na hindi ho sila nagsasalita, sa pamamagitan ng kanilang mga tunog, pinaparamdam ho nila sa akin na kahit ganito ho yung itsura ko, may pakinabang ho ako. Alam mo, yan ang pinangihinayangan ko eh, buong buhay ko. Yung mula pagkabata mo. Halika, samahan mo ko. Iikot mo kaya ako dito sa buong simbahan. Sige ho, halika. Gusto ko kasing makita kung saan ka lumaki, saan ka naglalaro. Halika, bumalik tayo sa pagkabata. Sige po, halika. Dito po ang mga kampana. Veronica? Anak? Hmm? Halika oh. Pinamili kita ng mga damit. Ayan. Talaga po? Maganda siya, di ba? Eh, Mommy, parang mainit din suotin dito. Tamang-tama to, pang winter. Ma, wala namang winter sa Pilipinas eh. Oo, pero sa Amerika, meron. Talaga? Pupunta tayong Amerika? Ah, magbabakasyon tayo kasama si Luke? Hindi tayo magbabakasyon, anak. Iniisip ko na doon na tayo sa Amerika manirahan. Sige, Mommy. Baka doon maging tahimik na yung buhay namin ni Luke. Anak, hindi natin kasama si Luke. Tayong dalawa lang. Bakit hindi natin kasama si Luke? Ayaw niyang manirahan sa Amerika. Mas gusto niya rito sa Pilipinas. Dahil sa kubang yan, hindi ko iiwan si Luke kasama dito yung babaeng yan. Kung hindi rin siya sasama, hindi na rin ako aalis. Kamusta ang iyong ikalawang sakripisyo, Abuk? Hindi naman sakripisyo ang tawag dito eh. Pagdurusa. Bakit, Abuk? Wala bang progreso? Paano magkakaroon ng progreso? Ayan, tigas-tigas ng puso ng kuba. Este yung anak ko pala. Darating din ang panahon at lalambot ang puso niya, Abuk. Kung ayaw niya, diwag. Ngayon alam ko na kung bakit hindi kami nahal ni Lucia. Ano namang klaseng opinion niyan? Ano ba alam ninyo? Alam naming lahat, Abuk. Sige nga. Bakit ako hindi minahal ni Lucia? Dahil hindi ka totoong nagmahal.
Minahal ko siya ng buong buo. Hahamakin ko ang lahat. Ang pagmamahal ay pagbibigay, Abu. Pagbibigay ng ano? Ng iyong sarili. Hanggat hindi ka natututong magbigay, hindi ka rin makakatanggap ng pagmamahal, Abuk. Oh, Lorenzo. Saan ang burol? Burol-burol ka dyan. Malapit na ako maging manager ng kumpanya. At susunod na kailangan mo ako makausap, by appointment ka na lang. At dadaan ka pa sa secretary ko. Oh, tsaka ba't dito pa tayo sa likod mag-uusap? Pablo, ayoko lang magpakita kay Imang eh, kasi may papakiusap sana ako sa'yo. Ano yun? Pwede ba ipaubayan mo na si Imang sa'kin? Bakit naman? Kasi sa tingin ko malaki ang pag-asa namin na magkabalikan muli eh. Eh, ba't mo nasabi yun? Kahit man ako, tingin ko malaki ang pag-asa ko kay Imang ah. Lalo na ngayon na naayos ko ang buhay ko. Teka, sa tingin mo ba mukhang pera si Imang? Hindi. Pero yun ang practical. Eh, gusto ko pa mag-asawa na kami, eh kaya ko siyang pakainin. Eh, ikaw, Lorenzo, gaganya-gaya ka na lang ba? Pakanta-kanta? Pasakristan-sakristan? Eh, ikaw, paano mo papakainin si Imang? Naniniwala ka ba na masigit pa ang pagmamahal mo kay Imang kaysa sa akin? Oo. Pagkatapos mo siyang saktan? Babawi ako. At paano ka babawi? Paghihirapan ko, Lorenzo. Pablo, kung talaga mahal mo si Imang, iisipin mo kung anong mabuti para sa kanya. Ako, matagal ko na siyang minamahal. Siguro nga, kung di ako umalis, kami pa rin hanggang ngayon. Kaya sa tingin ko talagang malaki ang pag-asa namin para magkabalikan muli at magmahalan. Lalo na kung wala ka na sa buhay niya. Sino na ako nagtatrabaho? Talaga? May tumanggap sa'yo?
tinulungan ako ni Ate Lucia. Ah, kaya naman pala eh. Imang, ano ba talaga magpapaligaya sa'yo? Ang mawala ka sa buhay ko, Pablo. Imang, malam ba talaga si Lorenzo? Oo. Mahal na mahal ko si Lorenzo. Magiging maligaya ka ba sa kanya? Oo naman. Sobrang magiging maligaya ako kay Lorenzo. At bakit mo naman tinatanong? Inggit ka? Alam ko naman na hindi mo ako kaya patawaran sa mga kasalanan na ginawa ko sa'yo eh. Pero kung talagang mahal mo si Lorenzo, at sa kanya ka magiging maligaya, hangad ko lang ang kaligayahan niyo. Anong ibig mong sabihin? Lalayo na ako sa'yo, Imang. Hindi mo na ako makikita muli.